Kumusta mga kababayan? Ito ang bago nating pag-uusapan at tatalakayin ngayon sa Philippine News. Bansang China tumangging makipagpulong hinggil sa usapin sa West Philippine Sea, at mga sundalong Amerikano ipapakalat na sa West Philippine Sea, ano na ba ang nangyayari doon, at US House of Representatives gumawa ng batas upang palakasin at magsagawa ng higit pang magkasanib na patrol sa South China Sea, at kung hilig mo ang ganitong mga usapin, paki-like and share naman at huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang update, at paki-comment mo na din ang opinion mo. Ang United States House of Representatives at mga kinatawan ng Estados Unidos ay nagpasa ng isang resolusyon na muling nagpapatibay sa hindi natitinag na pangako ng Washington DC sa depensa ng Pilipinas at nanawagan para sa mas magkasanib na patrol sa South China Sea. Ang U.S. House of Representatives Resolution No. 837 ay ipinakilala ng delegado ng Guam sa U.S. Congress James Moylan noong 2023 at naaprubahan nitong November 20 taong kasalukuyan. Sinabi ni James Moylan na, ipinagmamalaki niya itong ipahayag na ngayong araw ay opisyal na naipasa ng Kamara ang House Resolution 837 na muling nagpapatibay sa ugnayan ng U.S. at Pilipinas. Sinabi pa ni James Moylan na ang resolusyong ito ay nagpapatibay sa ating matagal ng pagkakaibigan, mutual commitment sa seguridad, at economic partnership, sabi ni Moylan sa kanyang X account noong Huwebes. Ang resolusyon ay nananawagan sa US at Pilipinas na magsagawa ng higit pang magkasanib na patrol sa South China Sea, kasama ang iba pang katuwang na kasosyo, upang bigyang diin ang kahalagahan ng kalayaan sa nabigasyon at overflight. Naghatid din ito ng mahigpit na pagtutol sa false sovereignty claims ng China sa South China Sea at nanawagan sa Beijing na itigil ang agresibo at mapanganib na aksyon nito laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa lugar. Thank you, Mr. Speaker, and aloha and mabuhay. I join my friends from Guam, Mr. Moylan, and from North Carolina, Ms. Manning, and many colleagues in strong support of H.R.E.S. 837, reaffirming our country's enduring ties with the great Republic of the Philippines. The strength of the U.S.-Philippines relationship endures on a foundation of shared heritage, history, and values. From Filipinos being the first documented Asian ethnic group in North America, to the still growing population of Filipino Americans today numbering over 4.6 million, now the third largest group of Asian descent in our country, to our mutual vibrant democracies and so much more. In my own Hawaii, I am the very proud representative for the congressional district with the highest number of Filipino Americans of any district in our country, some 204,000 today. We in Hawaii understand from our own century plus experience how Hawaii and our nation have greatly benefited from the significant contributions and accomplishments of our Filipino community. The U.S.-Philippines relationship has perhaps never been as strong as it is today, and it is these people-to-people ties that are a foundation behind the security partnership outlined in the 1951 U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty. It recognizes an attack in the Pacific on either of us would endanger the peace of both of us, and that we must act in concert to meet common dangers. This security relationship is critical today given continued aggression by the People's Republic of China in the South China Sea and elsewhere in the Indo-Pacific. This congressional reaffirmation comes on the heels of Secretary of Defense Austin's recent visit to Palawan, where he reaffirmed the ironclad U.S. commitment to the Philippines and reiterated that the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty extends to both countries' armed forces, public vessels, and aircraft, including those of the Coast Guard, anywhere in the South China Sea. That is just one of many reasons why the reaffirmation of our relationship with the Philippines by this United States Congress, as well as this resolution does, is more important now than ever. I urge my colleagues to join me in supporting our critical U.S.-Philippines relationship. Maraming salamat po and Dios di Agnina. Dagdag pa rito, muling pinagtibay nito ang pangako ng Washington, D.C. sa paggamit ng Mutual Defense Treaty sakaling magkaroon ng armadong pag-atake laban sa mga ari-arian ng Pilipino, kabilang ang mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard sa South China Sea. Ang ugnayan ng depensa sa pagitan ng Pilipinas at U.S. ay lumalim sa ilalim ng mga administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas at Pangulo ng U.S. na si Joe Biden,
kung saan inaprubahan ng huli ang US$500 million ng dayuhang pagpopondo ng militar upang makatulong na gawing moderno ang panlabas na depensa ng bansa. Sa kanyang pagbisita sa Pilipinas noong nakaraang linggo, sinabi ng kalihim ng depensa ng US na si Lloyd Austin III na ang pangako ng US sa alyansa ay lalampasan ang mga pagbabago ng administrasyon. Ang US ay aktibong kalahok sa mga aktibidad ng kooperatiba sa pandagat na pinamumunuan ng Pilipinas, ang magkasanib ng mga Joint Maritime Patrol na sinisingil bilang isang pagpapakita ng sama-samang pangako upang palakasin ang kooperasyon para sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Nauna rito, kinumpirma ng US Embassy sa Manila ang pagkakaroon ng task force ayungin na nagpapahintulot sa puwersa ng US na suportahan ang mga aktibidad ng Armed Forces of the Philippines sa South China Sea. At mga Amerikanong sundalo ipapakalat sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Isinasaalang-alang ng Pilipinas ang posibleng paglalagay ng mga tropang Amerikano sa standby mode sa iba-ibang mga lugar sa West Philippine Sea kasunod ng paglikha ng task force na nakatuon sa Ayungin Shoal, sinabi nitong Biyernes ng ambassador nito sa US. Ano ang opinyon mo dito, kabayan? Okay ba itong plano ng Pilipinas at Amerika? Isinasaalang-alang pa rin ng DND, Department of National Defense, sinabi ni Ambassador Jose Manuel Romualdez sa GMA News Online nang tanungin kung naka-standby ang mga tropang US sa ibang mga lugar sa West Philippine Sea. Ang US Task Force ayungin na ang pag-iral ay inihayag ni US Defense Secretary Lloyd Austin III kamakailan, ay nilikha bilang bahagi ng suporta ng Washington sa puwersa ng Pilipinas sa mga maritime zone ng bansa. Gayunpaman, hindi direktang lalahok ang mga tropang Amerikano sa pagsasagawa ng mga aktwal na misyon sa West Philippine Sea, ayon kay National Security Advisor Eduardo Año. Sinabi ni Romualdez na ang paglikha ng task force ay bahagi ng Visiting Forces Agreement at Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at US. Ang Visiting Forces Agreement, na nagkabisa noong 1999, ay nagpapahintulot sa mga tropang US na sanayin at payuhan ang kanilang mga katapat na Pilipino sa pagtugon sa kalamidad at paglaban sa mga terorista. Sa kabilang banda, ang Mutual Defense Treaty ay isang kasunduan sa pagtatanggol na nagbubuklod sa Washington at Maynila at tumutulong sa pagtatanggol sa isa't isa mula sa agresyon. Sinabi ng US Defense Press Operations sa isang email sa GMA News Online na ang presensya ng task force ayungin ay ang pagpapatuloy ng isang dekada mahabang partnership sa pagitan ng Pilipinas at US in support of shared security interests, matatagpuan sa 105 nautical miles sa kanluran ng Palawan. Ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng 200-mile exclusive economic zone, EEZ, ng Pilipinas, ngunit inaangkin ng China bilang bahagi ng teritoryo nito. At bansang China tinanggihan ng Estados Unidos na makipagpulong kay US Secretary of Defense Lloyd Austin, ikinalulungkot ng US Defense Chief ang desisyon ng China na hindi magpulong sa mga pag-uusap sa seguridad ng Southeast Asia. Now, I regret that the PRC chose not to meet here. The PRC's decision is a setback for the whole region. As I've said consistently, the right time to meet is any time. Nagpahayag ng panghihinayang si US Secretary of Defense Lloyd Austin noong Miyerkules na pinili ng kanyang Chinese counterpart na huwag makipag-usap sa kanya sa mga pagpupulong ng Southeast Asian Defense Chief sa Laos, na tinawag itong isang pag-urong para sa buong rehiyon. Ang Association of Southeast Asian Nations ay nagsasagawa ng mga pag-uusap sa seguridad sa Vientiane sa panahon ng pagtaas ng mga hindi pagkakaunawaan sa dagat sa China at habang papalapit ang paglipat sa isang bagong presidente ng US. Ang desisyon ni Chinese Defense Minister Dong Jun ay isang pag-urong para sa buong rehiyon, sabi ni Austin pagkatapos ng unang araw ng mga pagpupulong. Nakakalungkot, nakakaapekto ito sa rehiyon dahil gusto talaga ng rehiyon na makita tayo, dalawang makabuluhang manlalaro sa rehiyon, dalawang makabuluhang kapangyarihan, makipag-usap sa isa't isa, at iyon ay nagbibigay katiyakan sa buong rehiyon, sabi ni Austin. Walang agarang komento mula sa China sa desisyon nitong hindi makipagkita kay Austin. Tinapos lang ni Austin ang mga pagpupulong sa Australia kasama ang mga opisyal doon at sa Ministro ng Depensa ng Japan. Nangako silang susuportahan ang ASEAN at ipinahayag ang kanilang seryosong pag-aalala tungkol sa mga destabilisasyong aksyon sa East at South China Seas, kabilang ang mapanganib na pag-uugali ng People's Republic of China laban sa Pilipinas at iba pang mga sasakyang dagat ng Estado sa baybayin. This is a
维护地区稳定和发展的一次重要的会议。我愿借此机会与各位同事们一道深入的探讨交流，共同携手推动的地区的合作与发展。